sir. Thank you po. Thank you. Ay! Anita! Si Anita nakita! Matutuloy ang kasal ko kay Anita! Mata! Glenn! Glenn! Paano mo nagawa sa amin to? Lamak sa machine to. Pero makukulong ka habang buhay! Sir, tumulong lang po ako. Michael, hindi ka dapat nagsirita ng ganun kay Jerome. Napakabait ni Jerome. Sa kabila ng ginawa natin sa kanya, wala kang sumbat na maririnig. At isa pa, siya ang nakakapagpalabas kay Annika sa painting na yon, kahit panandalian lang. At saka ikaw naman yung nagpadala kay Annika dun sa Julia na yon, hindi naman si Jerome. Sir Michael, ready na po yung mga units. Sige. Alam niyo na kung ano yung hahanapin niyo, ha? Wala akong pakialam kung paano nyo gagawin. Pero huwag kayong babalik dito at magre-report sa akin hanggat hindi nyo nakikita yung painting ni Annika. Yes, sir. Mabata, pasok na! Apa! Ano nangyari sa'yo? Bitoy naman, ilang beses ko na sa'yo yung sinabi na ingatan mo yung uniforme mo. Mahiya ka naman kay nanay, hindi ka ba naawa sa kanyang kakalaba? Pasensya na po, kuya. Sige, pasok ko na. Dati! Ano, iwanan na kita? Sige, ingat ka. Ano nangyari sa'yo? Kanina pa kita hinihintay dito, ha? Dati, pinag-aral tayong lahat ni Nanay at Tita Ponching. Huwag mo naman sanang aksayahin yung mga pinaghirapan nila dahil sa mga hindi importanteng bagay. Opo, kuya. Pumasok ko na doon. Anak. Hey. Hindi mo pa rin ba nakikita si Annika? Hindi pa rin po na eh. Naiintindihan ko naman na sobra-sobra ang pag-aalala mo sa pagkawala ni Annika. Sa akin lang, anak, kung meron kang problema o kinasasama ng loob, sana naman hindi mo ibuntun sa mga kapatid mo. Hey, pasensya na po ha. Alam ko naman po na mali na napagtaasan ko sila ng boses eh. Totoo po niya, hindi naman po talaga ako galit sa kanila eh. Galit ako sa sarili ko, sa sitwasyon. Ayan nyo na eh, hindi pa naman ako nawawala ng loob eh. Magpapatuloy ko pa rin yung pag-aharap ko sa kanya. Pero anak, bago mo siya hanapin, ilapitan mo yung mga kapatid mo. Umingi ka ng dispensa, nagtatampo yata yung mga yan sa'yo eh. Buna. Sige. Uy, sorry na. Sorry na sigawan ko kayo, ha? Sorry na pagtaasan ko kayo ng boses. Pati na tayo. Kuya, tanong ko lang po. Kuya, baka may nakita kayong babae na kamukha nito nasa painting? Wala. Kuya, baka may nakita kayong babae nasa painting? Ha? Wala. Salamat po. Grabe naman pala sa sipag magtrabaho nitong si Martin mo, Annika. Hindi natutulog. Martin! Alam ko mabuti kang tao, please. Pansinin mo naman ako. Kailangan mo ako mapalabas dito, please. Mukhang narinig ka niya, friend. Sige, please. Lapit ka, please. Ito yung sukat.
pwede ko magamit doon sa dining room. Pero kailangan akong palitan itong painting. Martin, wag! Alam ko mabuti kang tawag mo sa sirang palabasin mo lang kami dito, please! Pure Art? Malamang ito yung title ng painting. Ayan, mabuti kang tao, please. Hawakan mo muna yung Pure Heart, please. Palabasin mo na kami dito, Martin. Parang awa mo na. Bakit ganun? Bakit hindi umilaw? Bakit ganito? Ibig sabihin, hindi mo sila yung puso niya. Martin! Alex, I didn't know you're coming. Paano mo malalaman? Di naman tayo nag-uusap. Tawag ako ng tawag sa'yo, lagi kang wala. Lagi mo ako pinapatayan ng cellphone mo. Sorry, kuya. Wala na ako kay Alex eh. Nasaka hindi ko na kaya magsinungaling. Pati yung kapatid mo, tinuturuan mo maging katulad mo, ha? Sinungaling! Froggy, sinungaling si Martin. Hindi busilak yung puso niya. Kuya, good luck pala sa pag-anap kay Ate Annika. Thank you. Ingat din po sa pag-drive, ha? Good luck. Pag-pray niyo ako, ha? Opo. Kayo. Bye po. Bye, kuya. Pakasinungaling. Grabe, pakasinungaling mo eh! Ang sabi mo, pagkatapos mo na yung bahay, papakasalan mo na ako, di ba? Ang sabi ko, pakakasalan kita kapag nabenta ko na yung bahay. Eh, nabenta ko na ba? Teka, so ibig mong sabihin, papakasalan mo ako kapag nabenta mo na yung bahay? Kulit-kulit mo, nakaka-stress ka. Ako? Alam mo, sobrang kulit mo. Ako pa yung makulit, ha? Eh, noon, ikaw nga yung kulit na kulit sa akin, eh. Pinipilit mo nga akong ibenta yung kaisa-isang lupang pinamana sa akin ng magulang ko, eh. Na ako naman tong si Tanga, pinirmahan ko tong deed of sale. Kahit ni singkong tuling, wala ka pang pinabayaran sa akin. Bakit? Dahil ang nasa utang ko nga kasi, magpapakasal nga kasi tayo. Pero ano, ha? Ginamit mo lang ako. Ay, user-friendly naman pala tong si Pogi. Yuhu! Okay ka lang dyan, girl. Galaw-galaw para di ma-stroke. User, ang gagamit si Martin. Oo nga. Parang ikaw lang din. Excuse me, hindi ako manggagamit at hindi ako user. Wow! Ang iksi naman ng memorya mo. Parang wala pang isang taon nakakalipas, ha? Hello, ginamit mo kaya si Glenn para ma-save ang negosyo niyo? At ginamit mo si Jerome para ma-save ka mula kay Glenn? Tingnan mo nga si Alex. Tingnan mo kung ano ang nararamdaman ng isang taong ginamit. Martin! Pagmamahal mo lang naman ang kailangan kong kapalitin. Di ba sabi mo, mahal mo ko? Di ba sabi mo yon? Oh, naniwala ako sa'yo. Pero ngayon, para akong ano, para akong aso, para akong balon, nahabol ng habol sa'yo, Martin naman. Kahit hello, hindi mo binibigay sa akin sa telepono. Martin, papakasalan mo ko, di ba? Martin! Kawawa naman si Alex. Nagmahal lang naman siya. Alam mo, Froggy, naisip ko kung bakit nangyayari sa akin to eh. Kung bakit nakilala ko si Julian sa kasi Martin. Para makita ko sa kanila yung mga pagkakamaling ginawa ko. Siguro nga. Martin! Martin, sige na. Ibalik mo sa akin yung titulo ng lupa ng magulong. Ibalik mo sa akin! Dali na! May bahay na yung lupa ng titulo mo! Bahay? Hihintayin ko mabenta bago kita hatian. Alam mo, hindi! Hindi ako naniniwala sa'yo! Hindi ako naniniwala sa'yo! Nasa na! Martin, ibalik mo sa akin! Nasa na! Nasa na! Hindi ako naniniwala sa'yo! Ibalik mo sa akin! Alex, no! Alex, no, please! Ano gagawin mo? No! No! Ha? Ito? Ito ba? Ha? Ito! Ito! Alex, no! Alex, no! Na lang yan, ma'am. Mura na yan, ha? Oh, sige, yan. Oh, yan. Eto, yan, yan, yan. Bagay sa inyong dalawa, oh. Oh, di ba? Pili lang kayo dyan, ha? Pili lang kayo dyan. Sir, sir, eto po. Yan, oh. Maganda to. Sir, sir, morning. Ano po kailangan nyo? Sigurado meron ako niyan. Kuya, tanong ko lang po kung nakita nyo po ba tong painting na to? Pero ito pa na itsura nito. Nakita nyo po yung painting? Nandito pa rin po ba? Nandito po ba? Sir, sir. Saan po? Wala na po, eh. Nabenta ko na dun sa sugi ko. Kung gusto ninyo, tuturo ko na lang sa inyo kung saan nakatira yung sugi ko. Tapos, kayo na lang mag-usap. Eh, kasi sir, yung sugi ko, interesado lang naman sa frame. Siguro, pinalitan na yung original na painting. Tapos, nilagyan niya nung bago, yung mas maganda.
pag-asa makalabas sa bahay na to eh. Ano yata ang pag-asa makalaya sa painting na to? Huwag kang mawawala ng pag-asa, Anika. Hindi ko na kaya. Nawawala na ako ng pag-asa, Froggy. Hanggat hindi pa nauubos ang paintbrushes, may pag-asa pa. Kawawa naman tong painting na to. Pure heart? Sana may pure heart din yung kapatid ko. Kawawa naman si Ate Alex. Tunay na kabutihang loob ay bihira. Pero dahil dito, makikita ang hindi kaya ng mga mata. Mapapalabas ang nakulong dahil sa pusong walang masamang intensyon. Please. Sorry na talaga, okay? Kinailangan ko lang tapusin yung architectural plan para sa client. Ayoko lang naman magpa-istorbo eh, kasi gusto ko mag-concentrate. Talaga? Trabaho mo yung dahilan, hindi babae? Oo naman. Mahal mo talaga ako? Mahal na mahal. Mahal kita. Sinungaling. Sino to? Martin, sino yan? Babae mo yan, oh! Excuse me, hindi niya ako babae. Isa pa, hindi ako papatong sa lalaking tulad niya na nanggagamit. Sa itsura mo niya, namimili ka ba? Miss, pwede ba? Gumising ka na. Maawa ka naman sa sarili mo. Maalim mo yung sarili mo. Kaya ka nito ginagamit kasi nagpapagamit ka naman. E teka, sino ka ba para pagsabihan ako ng ganyan? Nagmamalasakit lang. Architect Martin, alam ko bilib na bilib ko sa sarili mo eh. Kasi ano? Gwapo ka? Matalino ka? Mayaman ka? Pwede ba huwag mong paglaruan yung puso ng iba para lang makuha yung gusto mo? Maniwala ka sa akin, alam ko yung pakiramdam mo na yan. Naggamit na rin ako. Pinaglaruan ko rin yung damdamin ng iba. Sa itsura mong yan? Naggamit ka? Architect Martin, maniwala ka sa akin. Hindi natutulog ang Diyos. May karma, promise. Ate! Diyan na po, tatanong lang. Okay lang. Dito po ba nakatira si Architect Martin Nazareno? Yun, yung bahay na nakabukas, yung gate, yun sa kanila. Sige po, salamat po. Painting. Naglakad na painting. Naglakad painting? Sir, ma'am, tatanong lang po, dito po ba nakatira si Architect Martin Nazareno? Ako yun, bakit? Ay, nandito po ba yung painting na to? Uy, ito na naman. Siya na naman yun. Siya na naman yun. Yung puro pintura, siya yun. Ibig mong sabihin, lumabas tong babaeng to doon sa painting? Lumabas na siya sa painting? Pwede ba yun mangyari? Saan na siya napunta? Doon. Umalis doon! Sige po. Salamat po. Anika! Dahan-dahan naman! Eh, gusto ko na kasi talaga makauwi. Pero huminga man lang tayo, te. Ang haba kasi ng binti ko, you know? Eh, kung pumasok ka na lang kaya sa painting para hindi nakatapin ng problema, okay lang sa'yo? Wala kang kasama? Oh, hindi pwede. Dito ka lang. Samahan mo ko. Hindi ko kaya mag-isa. Sige na. Dito na tayo. Tara na. Nasaan ka na ba? Jeep na lang tayo? Jeep?
Hindi nga ako marunong mag-jeep eh. Saka wala naman tayong pambayad sa jeep. At least yung taxi pagdating natin doon sa bahay, pwede tayong magbayad. Eh, kaso nga lang yung may problema. Wala nga gusto magsakay sa ating taxi. Eh, di maglakad. Yun na nga. Go. Go? Anika, alam mo ba kung saan tayo pupunta? Hindi. Bahala na. Baka may matanungan tayo dito. Kuya, kuya, baka pwede naman magtanong. Wala akong pera. Kuya, oy, hindi ko naman kailangan ng pera eh. Magtatanong lang ako. Ganun ba talaga yung mga tao? Parang magtatanong lang naman ako eh. Namang kailangan ng pera eh, porkit marami yung mukha ko. Hindi na ako kakausapin. Kailangan ko lang naman magsasabi sa akin ng direksyon. Kahit gano'ng pakalayo yan. Talakarin ko, basta mga bike lang ako nila dati. Anika, humuhulas na yung kulay sa mukha mo. Wala akong pakialam. Ayoko na lang ganito. Sobra na kasi. Grabe na yung fairy na yan, ha? Di ba, gusto lang naman niya. Matuto ako. Kita ko na naman, eh. Pagkatapos na ito pinagdaanan ko. Nakita ko na masama yung ugali ko. Kita ko na lahat ng yun. Yun lang naman yung point, di ba? Bakit hindi pa niya ako pakawalan? Wala namang pure heart, eh. Wala namang pure love. Wala rin forever. My pure love. My pure heart. At my forever. Uy, mamakawan naman ako sa'yo. Tanggalin mo na yung sumpa. Tanggalin mo na to. Pero Anika, hindi ko naman pwede tanggalin yung sumpa. Bakit? Eh, kung naman yung sumumpa sa akin, di ba? Please, so tanggalin mo na yung sumpa. Please, ayoko na. Anika, wala na sa kamay ko ang solusyon. Nasa'yo na. Ayoko na nga. Hirap-hirap na nga. Ayoko na. Pagod na ako. Totoo ba to? Si Anika de Cuadra, sumusuko? Kaya mo yan, girl. I-save mo ang sarili mo at hanapin mo na ang tagapagligtas. Fairy! Fairy! Huwag kang magpatalo sa epal na fairy na yun, Anika! Yes, tama ka. Hindi ako magpapatalo sa fairy na yun. Hanapin ko yung tagapagligtas ko. Halika na. Dito tayo. Michael, pasensya na po, hindi ko muna po masasagot. Medyo busy po kasi ako ngayon eh. Ay, pasensya ka na kung bigla akong tumawag, ha. Pero sana pakinggan mo muna ako. O sige po, Sir Michael. Ano po yun? Alam ko may mga nasabi ako sa'yo hindi maganda. At hindi ko pwedeng i-justify yung mga nabitawan kong salita. Kaya humihingi sana ako ng tawad sa'yo, Jerome. Dahil sa mga pagkakamali ko, ikaw ang nasisi ko. Hindi ko man lang naisip na napakarami mo nang natulong para sa pamilya namin. At para sa anak ko. Kaya, sana mapatawad mo ako, Jerome. Sir Michael, okay lang po yun. Tsaka hindi rin naman po ako sanay na nagtatanim ng sama ng loob eh. Maraming salamat, Jerome. Napakabuti mong tao. Huwag kang mag-alala. Pinapahanap ko na sa mga taohan ko si Anika. Sigurado ako nag-aalala ka na rin para sa kanya. Yun nga rin po. Gusto kong po sanang sabihin na malapit ko na po makita si Anika. Talaga? Malapit mo na mahanap si Anika? Nasaan siya? Eh, hindi ko pa po alam eh, pero nararamdaman ko po na malapit lang siya. Tiwala lang po, sir. Oh, Jerome. May tiwala kami, sir. Sige po, babalitaan ko po kayo kaagad. Salamat po. Thank you.
Oh no! Annika! Gising! Gising! Oh! Ay! Ay, Iha! Ay, ano nangyari sa'yo? Iha! 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 Ay, ano nangyari sa'yo? Halika, halika! Sa'yo ba to? Halika! Halika! Pasok ka sa loob. Tutulungan ka ng boss ko. Tatawagan ko. Halika! Doon. Hindi, walang nangyari sa'yo, di ba? Ay, walang galang na po. Magtatanong lang po sana. Baka po meron lang po kayo nakitang babae na dumaan dito. Nakamukha po nitong babae na sa painting. Kailan nyo ba to? Wala ko kami na consider. Sige po. Pwede. Sige na. Okay lang po. Sige. Kuya, tanong lang po. Baka lang nakita nyo tong babaeng to na dumaan dito. Yung nasa loob po ng painting. Apo. Ah, oo. Yung mukhang bruha. Yung may dalang frame. Saan po nagpunta yung babaeng yon? Sa may warehouse. Warehouse? Po, salamat po. Ito po, tubig. Salamat, Manong, ha. Ah, ano po yan? Alam niyo po ba kung paano pumunta sa De Quadra Paint Corporation? Naku, pasensya na kayo, ma'am. Hindi ko po kayo matutulungan yan. Hindi ko po alam yan, eh. Pero tinawagan ko na po yung boss ko. Darating na po siya dito. Yun, matutulungan po kayo. Talaga po? Oo po. Naku, maraming salamat. Ang bait-bait niyo naman. Wala po yun. Eh, ginawa ko lang po yung tama. Ma'am, ano po bang nangyari sa inyo? Okay lang po ba kayo? Ah, wala ko ito, Manong. Okay lang ako. Yung boss niyo ba matagal pa? Ah, parating na po yun. Ay, sige po. Annika, mukhang ito na hinahanap mo na busilak ang puso. Pwede ba? Tumingin ka nga dyan. Ano po yun, ma'am? Kinakausap niyo po ba ako? Ah, hindi, Manong. Yung boss niyo ba matagal pa? Ay, paparating na po yun. Ayan na. Kuya Aime, ano nangyari dito? Sir, yun nga ho, yung sinabi ko po sa inyo kanina, meron po siya tinatanong sa akin, hindi ko po alam eh, yung... De Quadra Paint Corporation yun. Ko. Teka lang, sino ka ba? At saka bakit may pintura yung mukha mo? Wala po to. Kailangan ko lang kasi talagang pumunta doon sa De Quadra eh. Coincidence naman, no? Na hinahanap mo yung De Quadra, tapos dito ka napunta sa warehouse ko. Na nagkataon, pintura din ang negosyo. Oo nga, no? Yun din yung negosyo niya. Alam mo, nung nakaraang linggo lang, may mga pumuntang estudyante dito, eh. Thesis daw. Nang malaman lamang ko, espiya pala ng mga kalabang ko sa negosyo. So, iniisip niyo po ba na... Oo! Pininturahan mo pa yung mukha mo para hindi kita makilala eh. Espiya ka ng mga kalabang ko sa negosyo, no? Nagkakamali kayo, hindi. Alam mo, hindi mo ako maluloko. Espiya ka. Kuya Aime, pusasa mo na nga yan at huwag mong papakawalan yan, ha? Hindi ko naalalaman kung sino kasama nito, ha? Hindi! Ano pa hinihintay mo? Wala na siya, hindi! Ano, papasesaan nyo na po. Sabi, takbo! Hoy! Hoy! Ang laki-laki ng katawa mo. Takot ko sa plaka. Gagal ako siya, men. Sagot mo! Ay, ito! Walang niya akong pinang lahat talaga. Wala akong bahala dyan. Ay, isa balik ko! Nandiyan na siya, Annika! Spia!
Fia! Lumabas ka na! Huwag kang mag-alala, Anika. I'll protect you. Fia! Ano? Huli ka! Sabi ko siya, di ba? Saan ka pupunta ngayon? Alam mo, makakatakas ka sa akin, ha? Di ba sabi ko sa inyo, wala na kayong pupuntahan? Oh, sino ka na namang epal ka? Ako ang tagapagligtas niya. Shut up! You're messing with the wrong dude! Black belt here, too! Woo! Masok na kayo sa painting. Ako na bahala dito! Tara na, Anika! Kailangan na nating makaalis dito, Anika. Tara. Once upon a time, they say I...